Magandang hapon mga kaibigan. Yun, meron tayong ginagawa ngayon, Ninja 1000 2019 model. Galing ito kay ano, kay JP, Boss JP ng Orion VMAX. So ito, ginawa nilang full system na siya, nakadikat. Tanggal na po yung catalytic sa ilalim. Tapos ginawa nila ng dual exhaust. Yan, sa mga gustong magpagawa ng kanilang locally made po, kanilang dual exhaust or kaya mga basta mga ganyan, slip on, cut delete, pure yun po, JP, kulitin nyo lang si Boss JP, bait yun. Okay, so since sinanggal na nila yung catalytic and then yung mga servo, dinala nila dito sa atin sa motoscoot para maayos natin yung ECU. ECU reflash na po namin ito. So, ginawa namin sa loob nito, nagpalit na rin kami ng air filter. Sprint air filter, maintenance free. Nag-pair valve block na rin kami. Yung pair valve blocking para mabawasan yung mga popping ng exhaust, yun po talagang ginagawa nung pair valve blocking. Nag-install na rin kami ng frame slider protection para sa bike. And then radiator guard. Yan, Ibutek. So, dito, wala na yung ECU niya. Nandun sa loob. Puntahan natin yung sa ECU. So, ito naman. Yan, nagpalit kaming gulong. Papakita namin mamaya. Ito, nagpapakabit po ng busina. Benelli. Hello, Ma'am Des. taga Benelli. Ito ay susunod naming project, ECU reflash. Idadyno po namin, road tune, dyno tune. So abangan nyo, magbibigay kami namin ano dyan ng dyno chart, base, at saka after tuning. Yan, nagpakabit ng box MTS. Okay, so puntahan natin yung ECU reflash na ginagawa. Naka-bench po ito. Papakita lang namin. So, ito yung ECU 2019 na Ninja 1000. Access cable. Okay. So, ito na. Yung ECU reflash. So, ito yung nakikita sa Woolwich Racing Tools pagka nag-ECU reflash ka. Meron kang configuration, fuel map, ignition map, other maps, limiters, race tools, advance. And then, kung gusto mo mag-tuning, nandito. Engine data, auto-tune, mga ganun. Okay? So, mga ano ba yung mga sineset dito sa Woolwich Racing Tools? Advanced settings. Initially kasi, Ninja 1000 nakaset ng 105 degrees kang kanilang radiator bago mag-on. Isaset natin siya ng 100 degrees. Mag-on yung fan. Then, 95 degrees mag-off. So, yun yung isang sineset sa Woolwich. I don't know po kung capable yung ibang tools na mag-adjust nito. Okay, then, nagdi-disable tayo ng stock auto sensor. Pwede siyang i-disable, pwede siyang hayaang naka-enable. Disable ng deceleration fuel cut. Disable ng pair valve system. Disable ng evap can. So, yan po yung mga choices if you want to disable or enable yung mga yan. So, sa ngayon, since may sarili na tayong fuel map, di-disable na natin tong auto sensor. Pati ito, pair valve, ito yung sa blinak natin na pair valve system. Since naka-block na siya, better na disable na rin siya. Yun po yung para sa exhaust popping. Then, evap can, disable na rin siya. Okay, yun yung sa advanced settings. Pag race tools, yan yung mga meron kang quick shifter, auto bleeper, dito siya ginagawa. May yung Ninja 1000, wala. Limiters. Ang stock nito is nasa
almost 11,000. So nag-set lang tayo to be safe, additional 500, maximum additional hanggang 1,000 RPM lang for your own safety ng engine ng motorcycle nyo. Huwag nyo to sagad. Di man designed yung engine nyo to work on those RPM na higher. And also yung power band nyo, wala sa taas. Okay, so within specs lang tayo. So ngayon, nag-set tayo RPM limiter ng Ninja 1000 11.5. And then other maps, kung meron man, secondary throttle plates or secondary throttle valve sa iba, electronic throttle valve sa iba. So far, etong Ninja 1000, okay na yung kanyang mapping ng STP. So makikita nyo, maski 6 gear, full throttle, naka 100% open na siya. Unlike sa ibang mga bikes, 6 gear, 5th gear, full throttle sa STP, hindi siya naka 100%. Okay, sa Ninja 1000 naka 100% na. Ignition, kung gusto niyo mag-adjust ng ignition. Okay. Then fuel map, dito nagkakatalo. Lahat ng tuner may kanya-kanyang maps. So, tayo may sarili tayong map sa IAP tsaka TPS, which is yun yung doon talaga nagkakatalo, mga kaibigan, pagdating sa mga tuner. So yun, pwede na nating connected naman na siya. We have the power supply temporary para dun sa ECU. So let's hit the road. Ayan. Right ECU. Okay. Please turn ignition on then. Ayan po. Nag-ano na siya, ECU reflash na siya. Nag-ECU reflash na siya. Okay. So initially, initialize niya yung ECU. Then saka niya maglo-load nung ginawa nating changes. Then question, pwede pa bang ibalik sa stock yung laman ng ECU ko? Yes. As long as na yung niload sa inyo or ginamit sa inyo na bin file is meron as per your, ito kasi importante, serial number. Kaya yung bin file na ginagamit namin is dapat pareho dun sa serial number ng ECU mismo. Okay, so antayin natin yan. Yan lang po, ganyan lang po yung proseso ng bench reflash. We do customized tuning like road tune. Kasi ito, ano lang to eh, bench. So kung gusto nyo mas, kung hindi kayo natuwa dun sa result ng bench reflash, kasi may mga in-adjust naman na kami dun, pwede po tayo mag road tune additional. Pwede tayo mag dyno tune. Siyempre may mga additional cost po yan. Sa mga racers or sa mga mahilig talaga mag track day warriors, pwede rin tayo mag tune sa race track. Whole day ano po yan, whole day na tuning para doon sa bike nyo. It's a customized tuning. Yun yung best direction when it comes to tuning. Ang kagandahan lang nung dyno is syempre meron kang before and after na reading ng yung power, horsepower and torque. Pero yung mga road tune, truck tune, wala tayong mga ganon. Okay? Pero we suggest best thing is you do the truck tuning. Kasi yon maghapon. Ilang mga 4 sessions, napakaganda na nung ano mo nun, yung mapping mo. So yan, ngayon po yung proseso natin ng ECU reflash. Okay, what else? Sa mga may gustong may katanungan po pagdating sa ECU reflash. By the way, ECU reflash yung Woolwich kasi, mostly mga Japanese bikes lang siya, Kawasaki, yung Big 4. European brands, halos wala sila. Meron sila Ducati old model, pero mga bago wala. BMW wala din. So for European brands,
ang pinopromote namin for European brands is na magandang piggyback is this one, Rapid Bike. Accredited po kami nito, Rapid Bike. And then Dynojet. Yan po yung mga para sa mga European brand. Like if you have KTM, mga 200, 390. Yan. Tested. And or this one. Then meron pang iba. And mga BM, Ducati, this one. Meron din ito. Okay po, so yun lang. Okay, then we're done. Tapos na po siya mag ECU reflash. So yun lang po muna. Hanggang dun lang po muna tayo. Thank you. Bye-bye.